problems of errors and heretical teachings were clear in the days of the apostles, especially in the days when John wrote this letter. In this text, the presence of the doctrine of the Docetists is clearly seen. They taught that Jesus Christ is not human, but a spirit, only a spirit. Yung mga Docetists, Docetism, sinasabi nila na si Kristo ay hindi tunay na tao, kundi siya ay spirito, phantom. A Docetist believed that Christ seems or looks like a human, and the word Docetist came from the Greek word dokein, which means apparition or phantom. That teaches Christ was mere semblance without any true reality. It is just an illusion and was rejected. This idea was rejected as a heresy in the Council of Nicaea by the year 325 AD. So the Gnostics and the Neoplatonists, mga philosophers, and also some are religious in nature, also argues in this way that any material thing are inferior and evil. So in this sense, they are actually rejecting Christ as true human. Dahil ang paniniwala nila na anumang bagay na material, physical, ay evil. So that's why in this sense, they are not believing that Jesus Christ is human. Now in our text, John emphasizes that Christ as the eternal Word, God, who was from the beginning, came into being in a human form and lived among them. The problem with their idea, that the Docetists, is if we accept it, salvation for men will be impossible. Pag ang idea ng tao, ng sino mang religious affiliations, pag pinaniwalaan nila, listen to this, pag pinaniwalaan nino man na si Kristo ay hindi tao, walang kaligtasan doon. Hindi kailanman maliligtas ang anumang reliyon o tao na naniniwala na si Kristo ay Diyos lamang at hindi siya tao. Dapat paniwalaan na si Kristo rin ay hindi lang Diyos, dapat siya ay tao rin, totoong tao. For if Christ is not human, He cannot be a mediator between man and God. Man sinned. So man is required that someone must represent him that will fully obey his words or his commandments and to offer a sacrifice to die for the sins of others. In the Heidelberg Catechism, ito yung sinasabi ng ating Heidelberg Catechism, question number 15, what kind of mediator and redeemer then what must we seek? Anong klase ng tagapagligtas ang ating hinahanap? Ang sagot ng ating Heidelberg Catechism, one who is true and righteous man. Ang tagapagligtas, dapat ang tagapagligtas ng tao, kailangan siya ay totoong tao at matuwid na tao. And yet, more powerful man, more powerful than all creatures. That is one who is also true God. And in question 16, why must he, Jesus referred to, be a true and righteous man? Because, bakit kailangan tao, bakit kailangan righteous ang tagapagligtas? Because the justice of God requires that the same human nature, which is sin, tao ang nagkasala, tao rin dapat ang magligtas, should make satisfaction for sin. But one who is himself a sinner, pag ang isang tao kailang righteous ang tagapagligtas, dahil kung ang tagapagligtas ay makasalanan at may kasalanan, hindi niya pwedeng iligtas ang iba at pwede niya lang maligtas ang sarili niya. So, ganon. So, kailangan ang tao is also matuwid. Ang tagapagligtas kailangan matuwid, kailangan tao siya, at kailangan din Diyos siya. Because the justice of God requires that the same human nature which has sinned should make satisfaction for sin. But the one who is himself a sinner cannot satisfy for others. Therefore, if Jesus is not a true man, then we cannot be saved. He must be true man and true God. John makes it clear here that Jesus, who is God, also became man and dwelt among us. Kaya napakaganda po yung prologue ni John when he wrote this narrative, you know, yung gospel, the fourth gospel. Nung sinulat niya yan, meron na siyang mga idea kung kanino niya ina-address to.
No? Lalo-lalo na yung mga pumakalat ng mga maling doktrina sa panahon nila. That's why he addressing that nung sinimula niya itong Book of John, sinasabi niya that in the beginning, God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So he's referring to Christ as the Word who is also God. But now, sinasabi niya, itong God na ito, he actually, he became man. No? And he dwelt among us. Ang Diyos na ito ay hindi talaga malayo. He's actually dwelling among us. Kaya yan yung magandang gustong sabihin ni John sa kanyang prologue. Now, ang alam niyo yung letter ni John. Usually, paggagawa ka ng mga letters or ng mga writings, yung pinaka, yung climax ng sinusulat mo nasa may dulo eh. Diba? Ganyan yung pag-plotting ng mga stories. Pero ito kay John, kakaiba. Ang climax nasa unahan. Na sinasabi niya agad na si Jesus ay Diyos. Tapos si Diyos, ang Diyos na ito ay namuhay sa atin at nagkatawang tao in a person of Christ. Climax nasa simula. Tapos sa kanya, sinunento kung ano-ano ang mga ginawa nitong si Jesus Christ and pointing that Jesus Christ is God and man is a sinner. No? Ang ganda ng Book of John. Makita agad natin yung the whole picture, the whole story. So the God of creation now, sabi niya, tabernacled upon man when he said that the Word became flesh and dwelt among us. He is a true Shekinah. Ang word na Shekinah ay galing sa Hebrew word na kabod. It means God's presence. Ito ay nangyari during the time when the temple was being, erecting of the temple. When the temple was dedicated, yung ginamit doon yung Shekinah glory, which is God's glory. Ang word na Shekinah ay, yan ay, ibig sabihin yan, presence of God. Nandito ang Panginoon. That's Kabod means presence of God in 2 Chronicles 7:3. Young words alluded from the Old Testament, Exodus 25:8, where Moses commanded by God to build a tabernacle to dwell in the midst. And in that sense, young also trying to say here that the same God, in this time, also in the Old Testament, He lived among men in the person of Christ. Ang Diyos ay namuhay sa gitna ng tao sa nakaraan through the tabernacle and temple. God's presence is there. Now, through the Ark of the Covenant, God is there. Living in the midst of His people. But God is here now, no? In a sense of in the person of Christ, whom the John the Baptist, he testified, actually, sa verse, I think, verse 16, he testified, or 15, that is, this person is greater than him. No? So in this sense, because Christ is God in human form, therefore, we receive God's heavenly blessing in Him. Kung si Kristo ay Diyos at mula sa langit, at ibinigay sa atin na buhay na katulad natin, galing siya sa Diyos, at siya ay Diyos, at na buhay na katulad natin. So, we receive the blessing. And that blessing that we receive is in Him. Outside of Christ, there's no blessing. May blessing ba kayo outside of Christ? No, wala. We cannot call it a blessing, but the true blessing will only comes in Christ. If any person receive a blessing without Christ, that's not a blessing. It may be, sometimes it's a curse. No, yung mga taong yumayaman na wala si Kristo. Ano yung pa yun? Kasi sa iisipin niya, hindi ko na kailangan si Christ. Kasi maayos na yung buhay ko, pinagpapala ako ng Diyos. Even though that person believe in God, pero pag sinabi niya na ako'y pinagpala na yun, I don't like Christ, I don't like His words, well, that's a curse. Pero sa mga taong kahit nakapos ka sa buhay, kinakapos-kapos ka, pero if Jesus Christ is in you, that's a blessing. Sa kasaganaan at sa kawalan, kapag ikaw ay naki Kristo, yan ay isang malaking pagpapala. So, because Christ is God in human form, therefore we receive God's heavenly blessing in Him. The message today is the glory of God who dwells among us, or God dwells among us. So there are three things to study. In Christ, we receive the grace of salvation. In Christ, we fulfill the law. And through Him, God made Him known to us. So let's go with the first one. In Christ, we receive the grace of salvation. And that is in verse 16. It says here, and from His fullness, we have all received grace upon grace in the fullness of Christ.
we receive this grace, and all started from grace and end with grace. Here John is telling us that in Christ's fullness we receive grace. The word fullness in Greek means pleroma, that means completions. When Christ finishes works, we are the recipient of that blessing. Nung natapos ni Kristo ang kanyang trabaho na pinagagawa ng Ama sa kanya, sinasabi nito, we all receive that blessing. He saves us from first to last. There's no time in our lives that He departed from us. There's no time that He leaves us or forsakes us. God dwells in us permanently and eternally. Kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Niligtas niya tayo mula sa biyaya at ang lahat ay nasa biyaya. Well, in the book of Romans, Paul said there that our salvation is from faith, from first to last. It all comes by faith. Pinanampalatayaan natin ang salita niya, ang kanyang pangako, at ang lahat na yan inagaganap sa buhay ng isang Kristiyano. So when we receive this grace, we receive this grace, an abundant blessing, and that is in Christ, which the Apostle Paul in his letter to the Ephesians 1:4-5 said, it is given to us, even from eternity past, before the world began. It is grace upon grace. So let's go to Ephesians chapter 1 verse 4. Please open your Bible if you have that with you. Kung wala po kayong pambili ng Bible, sabihin niyo sa akin, kung wala kayong pambili, bebenta ko ang ano niyo, cellphone niyo para may pambili kayo ng Bible. Because the Bible is more important than your cell phone. So verse 5, verse 4 and 5 ng Ephesians 1:4. So we can see here the doctrine of election. God elected. So verse 4, sabi dito, even as He chose us in Him. Simulan natin sa verse 3. Verse 3, mas nandito pala yung spiritual blessings that we are already blessed. Blessed be the God. So this is the prayer of Paul in his greetings to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. So the Father blessed us. Anong klaseng blessing yan? He bless us in Christ. Now mahalaga dito yung word na in Christ. He don't bless us in Lotto. He don't bless us in ano ba yung wedding, but God actually blessing us here by what? By who? In Christ. The Father bless us in Christ with all or every spiritual blessing in the heavenly places. So tayo ay kayo, pinagpala na kayo ng Panginoon if you are in Christ. So kaya pagpupunta tayo sa simbahan, we don't ask for, Lord, pagpalain mo naman kami na parang hindi tayo pinagpapala ng Diyos. Ang Biblia ang nagsasabi sa atin that we are all being blessed by God. Mapalad na tayo. Kaya ka na rito, mapalad ka. You don't look for God's blessing, you are already blessed if you are in Christ. So here, sabi niya sa susunod, sa verse 4, ito yung napakagandang blessing. Even as He chose us in Him. Pinili tayo ng Ama para kay Kristo. Yung in Him dito is Christ. Yung He chose us, yung namili ay ang Ama. At pinili ka niya kay Kristo. At yung pagpili nito kailan naganap? Before the foundations of the world. At before the foundations of the world that God chose you, that we should be holy. So ang meaning ng holy, you cannot be holy outside of Christ. You can only be holy in Christ. So meaning, it actually referring to our salvation. We cannot be holy if we are not saved. So if God chose us to be holy, it means God is actually saving us for us to be holy and blameless before Him. It refers to our salvation. And verse 5, He predestined. Nandito yung word na predestination. Itinalaga niya tayo for adoption. So yung pagtatalaga is for adoption. No? Hindi dahil tayo ay anak na, kaya tayo itinalaga, kundi tayo ay itinalaga niya para maging anak niya. As sons, sa pamamagitan ni Kristo, at ang the only purpose is the purpose of His will. Dahil ginusto ito ng ating Panginoon. Yan ang gusto niya. So, meaning, kaya tayo nagsisimba, we don't look for blessing. The blessing is already in us. It's in Christ. If you are in Christ, you have everything.
So we receive this grace and abundant blessing that is in Christ, which the Apostle Paul, in the letter of Ephesians 1:4-5, said that it is given to us even in the eternity past, before the world began, from grace. It is grace upon grace. In His grace, He predestined our salvation in verse 5. And God sent His Son for us to offer His life for our salvation. And He sends the gospel to us sa Romans chapter 10. Paano ka ba maliligtas? Ordinarily, God will send a preacher. Laging nagsusugo ang Diyos sa mananampalataya para yung mga tao manalig. Saan ba tayo nananampalataya? Saan ba nagsisimula pananampalataya? By hearing of the words. Kaya pag ang tao walang napakinggan ng salita ng Diyos, mali yung pananampalataya niya. That's why sinasabi ko, kapag ang tao sinasabi niya, ako yung nananampalataya din naman. Ang tatanungin ko sa kanya, anong pananampalataya ang pinanampalatayaan mo? Is it in the Bible? Is it written in the Bible? Or sabi lang ng nanay at tatay mo? O sabi lang ng kapitbahay mo? O sabi lang sa nino man? So we don't put our faith sa mga sabi-sabi ng sino man tao. Dahil hindi mo malalaman kung mali o tama yung sinasabi niya kung hindi ito nakabase sa salita ng Diyos. Ang tamang pananampalataya ay ang pananampalataya ang nakabase lamang sa salita ng Diyos. That's why faith cometh by hearing and hearing of the word of God. So kung meron man tayo pananampalataya, dapat yan, it should always be based on the Bible. And He sends the gospel to us. He engrafted faith upon us and He gave us faith to believe. Ang faith po ay bigay, kaloob. We don't have this, we cannot own our faith. It is given to us. It was given by Christ, by the Holy Spirit. So, ang pananampalataya is a gift of God, given to you. Hindi mo kayang manampalataya unless it is given to you. So, we are being saved by faith, and that faith is by grace, because it is given to you by God. It is given by the Holy Spirit. Man is dead because of sin, and now, dahil ang tao ay patay dahil sa kasalanan, binuhay siya ng Espiritu Santo so that that person may believe. Nakuha niyo? Kaya ang pananampalataya, bigay yan. Ang pagsisisi, bigay din ba? Yes! Kung ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo, bigay din ng Diyos yan. Kaya ang mga tao hindi nagsisisi, hindi pa pinagkakalooban ng Diyos. Kaya nga ang Bible, sinabi niya, unless the Lord na i-allow sa iyo na ikaw ay magsisisi, hindi ka magsisisi. Unless it is given to you. Kaya nga ang Book of Acts, sinasabi niya, unless God grant us repentance, it will be granted. It must be granted by God. Payagan ng Diyos na magsisisi ka. Pag hindi niya pinayagan, I'm sorry. Kahit anong gawin sa iyo ng pastor, hilahin ka man sa simbahan. Ilahin kami sa salita ng Diyos, hindi mong sisisi ang isang tao. They will not repent. Ang repentance will be granted by God. Kaya minsan, dapat tayo, pag meron tayong ginagawang kasalanan sa ating buhay at paulit-ulit natin ginagawa, teka muna, baka hindi ka pinatatawad ng Diyos yan at hindi ginagrant sa iyo, kaya hindi mo maalis sa kasalanan ng buhay mo. Kasi ang lahat ng kasalanan ay ginagrant ng Diyos na maggawin mo. But if it is not granted to you by God, well, mabubuhay ka sa kasalanan at lulubog ka sa kasalanan. So what will we do? Ask God for His mercy and grace. Panginoon, patawarin mo ako, kahabagan mo ako, Panginoon. That's the only thing that we can do. At ang Diyos, sabi niya, I will give mercy to those I want to give mercy. I will give compassion to those I want to give compassion. Not to him that granted nor will it. Hindi dahil sa gusto ng tao yan, but to him who give mercy and grace. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos nagkakaloob. Hindi tayo. So He engrafted faith upon us, He gave us faith to believe. God sends the Holy Spirit to us so that we may believe and continue believing till the end. He put all things to completion, Philippians 1:6. The salvation we receive is by grace alone. It is not the work we, it is not that we work on it, not that the salvation merited from us. All God's works. Our only contributions for our salvation is our sin. Nothing more, nothing less. Kasalanan lang ang contribution natin, ang bahagi natin sa pagliligtas ng Diyos. Sa pagdating sa kaligtasan, siya lang lahat yan. It is first by grace. And through that grace, God will finish that grace into grace. Wala talaga tayo.
Kasi itinalagana ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko sinasabi na hindi tayo madadapa for a while sa buhay natin. Yes, pero dahil itinalaga ka ng Diyos, kukunin ka niya sa pagkakahulog sa anumang kasalanan. Pero kapag tayo, hindi tayo nakukuha ng Diyos sa pagkahulog sa kasalanan, mag-isip-isip din tayo minsan. No? Kasi ang mga anak niya, hindi niya pinababayaan. So, in Christ, we fulfill the requirement of the law. It is true that salvation is not of works. But in some sense, it is by works. But it is not our works, but the works of Christ. We are saved by the grace of God in, through faith in Christ by His works. So eventually, in this sense, ng salvation din talaga is by the works of Christ. Yung hindi natin kayang trabahuhin, si Kristo ang nagtrabaho para sa atin. And God's were being satisfied. Was satisfied doon sa ginawa ni Christ, doon sa cross. And actually, Christ fulfilled all the requirements of the law in that sense. Tayo po ay naligtas sa pamagitan ni Kristo. Kaya ngayon, in Christ, if you are in Christ, you are actually, in a sense, indirectly, no, we fulfill the requirement of the law as God requires it. For you to go to heaven, dalawang requirement. Ang unang requirement para ikaw ay mapunta sa langit. If God, kung ginusto ng Diyos na tayo ay maligtas, hindi kay Kristo, kundi sa sarili natin lakas, dalawang requirement. Una, kailangan ikaw ay walang kasalanan to go to heaven. Di ba? Pag wala kang kasalanan, you may go to heaven. Pangalawa, na requirement ng God is for you to obey all His rules and commandments. Obedience to His rule. Na kung ikaw ay walang kasalanan, tulad ni Adan, ang pangalawang dapat mong gawin ay sundin mo ang lahat ng utos ng Diyos. And you will receive the promise, new heaven and new earth, as was promised to had promised to Adam sa Garden of Eden. Pero magagawa ba natin yon na walang kasalanan? Hindi na, no? Kaya imposible na ang kasalanan. After that, God made the covenant with Adam. God established a new covenant in Christ, which is the covenant of grace Genesis 3:15. No? Na pinangako niya ng anak doon, sa pamagitan ng anak, tayo po ay maliligtas. No? By the seed of the woman. No? Tatapakan niya yung seed of the serpent. This is the serpent himself. No? Kaya tayo ngayon ay magkakaroon, pinangako niya this, the grace of salvation in Christ, even before sa Genesis 3:15, which is what we call the Proto-Evangelion. Now, ngayon tayo ngayon ay, yung pagliligtas na ito ay hindi natin kaya. In a sense, dahil tayong lahat ng tao, makasalanan na. So, in that sense, hindi ka pwede na sa langit. Dahil ikaw makasalanan, hindi mo rin masunod yung gusto ng inuutos ng Diyos. It's actually, hindi mo ino-obey yung utos ng Diyos, kundi talagang deliberately, inaayawan mo yung utos ng Diyos. Di ba? Yan yung natural man, the natural person. No? We cannot do things which is things that is spiritual. Kasi hindi tayo spiritual person, we are a natural man. We are earthly man, an earthly person who thinks about earthly things. We don't think of spiritual things because we are not spiritual. Kailan tayo naging spiritual? Nung tayo ay na-born again. We are born not of natural descent, nor are the will of man, but we are being born of God. Nanilinaw ni Jan yan kay Nicodemus. No? Sabi niya, unless a man is born again, he can't see the kingdom of God. Born of water and born of the Spirit. Spiritual person. So, verse 17, for the law was given through Moses, and grace and truth came through Jesus. Christ is the end of the law. He did not abolish the law, but He fulfilled the law. Ang batas na ni Kristo ay hindi inabolish, yung moral law. Ang mga inabolish lang ay yung ceremonial law, because ceremonial law and some laws sa Old Testament is actually a shadow of Christ to come. Ngayon dumating na yung shadow, yung reality nitong shadow sa Old Testament, so hindi na dapat ginagawa yung shadow because nandiyan na yung reality, si Christ. So Christ is the end of the law, but he did not
abolish the law, he fulfilled the law. Kaya pag may tatanong sa inyo, kailangan ba natin ang commandment ng God, ang law ng God? Ang sagot natin dyan is yes. Hindi para maligtas tayo through the law. Kasi din, kahit nga yung binigay niya ang Ten Commandments, hindi naman yan yung layunin ng God na by following that law that they may enter the promised land. No? They did not enter the promised land because of their unbelief. They don't believe on the promise of God. Ang lagi silang sinasabi, ayoko na, dinala mo pala kami rito para papatayin mo lang kami, balik na lang kami sa Egypt. They don't believe in God's promise. So meaning, yung giving of the law doon sa Mount Sinai is not actually, hindi siya for God to establish again a covenant of works. Hindi siya covenant of works. No, it's actually, ibinigay yan so that these people, ang Israel ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos pagdating nila sa lupang pangako. Hindi para sila gawin ito para makarapin sa lupang pangako. No, it's not actually an establishment again of the covenant of works. So the law was given to Israel not because that through the law they may receive the promise by following it. For God has already released them from the bondage of Egypt and were all baptized in the Red Sea and even promised them to give them the land. By the giving of the law, it serves as their constitution and that they may have it as the way of life to follow as a new nation being established by God. God promised freedom so that they may worship Him in the land which the Lord actually giving them. Now they actually miss the point. Hindi na intindihan ng Israel to. The law was given so that through it will lead them to a gracious plan of God for salvation, and that is through the Messiah, which is Christ, the true deliverer. Paul in Galatians 3:24, he said, the law was our guardian, a tutor, no? Until Christ came, in order that we might be justified by faith. So it is a guardian, a tutor, that will lead man to Christ. Here, John does not contradict law and ways, but simply is saying that the fulfillment of the law is Christ Himself. The law was given to Moses, and that through the law, as Paul says, we may see that we are sinners in need of the Messiah, the coming Savior, and all the requirements of the law fulfills in Christ. The law is not a covenant of works. It's not an establishment. Sa iba kasing ano, sa mga iba nakaka-naintindihan ko, yung republication, is not actually a republication of the law. No, ang repub, no, sa mga nag-aaral to ng ACS, ang repub is actually, sinasabi niya, God again established that law para magsunod sila, makapasok sa promised land. So it's not actually a republication of the law, it's not a republication of the covenant of works. Kaya binigay yan, hindi sila, they were not able to enter because they don't believe. No, they don't believe in it. And they don't believe in God. They don't believe in the Messiah. They don't believe in the promises. God promised them. They were out of Egypt. Now they were all baptized in the Red Sea. Now, ibinigay sa kanya yung law yan, hindi para palayan, malayan na sila eh. It is actually an act of, nasimula na muna ang grace habang binigay itong law na ito. And that law is a way of life. Not for them to be saved. Niligtas na nga sila ng Diyos. So, it's not actually a republication. No? It's not a republication of the covenant of law. So, we may be justified by it. The law should be the way of life of those who truly believe in Christ. Jesus fulfills what we cannot do. The law given to Moses, but grace and truth is in Christ. He fulfills all the law as for us that we may be justified through Him. No one among us can obey the requirement of God in this law. The Heidelberg Catechism said that even the pious man, kahit nga yung pinakabanal na tao sa mundong ito or a holy man, cannot fully obey the law. So wala talaga. And for to be justified by the law is to follow all things that God commanded, but no one among us can do that. For to transgress one law, you are transgressing them all. So our justification is in Christ alone and not by observing the law. Kaya huwag natin tangkain sa buhay natin na tayo ay maging maayos sa Diyos sa pagsunod sa Kanyang batas. Dapat sinusunod natin yung batas dahil ito tama, but not for us to be justified. Kunyari lang, sa mga practical applications nito, in an example.
mga example nito. Attitude, sige, sa attitude. Sama naman ang ugali niya. May bad, ano siya, may bad attitude. So you think ang tao niya because of his or her bad attitude. Kristiyano ha? Ang Kristiyano pwede pa rin may bad attitude. Unti-unti tinatagal na Panginoon. But you cannot say by being good, having a good attitude. Correct? Kaya ka ba masasay because you have a good attitude? Hindi. So let God be God to that person na patuloy siyang baguhin. In a premise na siya ay totoong Kristiyano. Binabago ng Diyos ang bad attitude. But hindi ka naman maliligtas by having a good attitude. Di ba? So ang mga Kristiyano, pwede may bad attitude, meron may good attitude. Pero that person who has good attitude, hindi maliligtas dahil may good attitude siya. Kasi no one of us can be saved by God requiring us to obey the law. Minsan nga, baka yung may mga good attitude, sila yung sa impyerno eh. At baka rin sa langit, karamihan ng mga tao doon ay may mga bad attitude. No? Yung minsan, yung masasamang ugali, pagdating pala sa langit, kasama mo siya. So, paano ugali nitong taong to? Nung kinuha tayo lahat ng Panginoon, mas nakasitaka pa pala sa impyerno. Dahil sa iniisip mo, I have this good attitude, mabait ako, kaya mapunta ako sa langit. So, inilalagay mo ang iyong kaligtasan sa sarili mo. Sa langit, lahat ng tao doon makasalanan. Pero pinatawad sa kanilang kasalanan. Sa impyerno, siguradong makasalanan din, nakapareho natin. Pero ang problema nila, walang nagligtas sa kanila. Iniisip nila, sila ang magliligtas sa kanilang sarili. Kaya pwedeng sa impyerno may mga mababait na tao. Pwedeng sa impyerno may mga mukhang matulungin tao. The fact na napunta sa impyerno dahil hindi sila nanalig kay Kristo. Yan yung mga simpleng pagpapakita sa atin na hindi ka mapupunta sa langit dahil mabait ka. Hindi ka mapupunta sa langit dahil maayos ang pamumuhay mo in some sense. Pero dapat maayos din naman. Ano? Dahil ang mga anak ng Diyos, inaayos niya rin ang buhay. Ang mga anak ng Diyos, dapat humihinto sa kanilang kasalanan. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Pero kaya nga sa Canons of Dort, malinaw yan sa atin. Alam niyo ba sa Canons of Dort, it was yung pinag-aralan namin kina Sister Cecil noong last Friday. Sa Canons of Dort, sinasabi doon na malalaman mong isang elect ang pinili, hindi dahil sa lalim ng kanyang kaalaman sa doktrina. No? Ibig sabihin, alam ko ang doktrina ng Calvinism, alam ko ang doktrina ng Reform, ang lalim ng doktrina ko dyan. Pero hindi dyan malalaman that you are being elected by God. Kailangan makikitaan ka ng totoong pananampalataya. That's number one. Yung true faith na sa iyo. Tapos yung buhay mo rin, nababago sa pamamagitan din ng pananampalataya. So it possible that a person may know things about the Bible, but it doesn't necessarily follow na siya'y maliligtas by just simply knowing the Bible. Don't get me wrong. Dapat ang mga anak ng Diyos alam din yung Bible. But it doesn't make them, you know, parang okay na siya because of their knowledge. So, now, sa panghuling punto, in Christ, God made known to us. Itong maganda eh. No? Pinakilala ni Kristo kung sino ba ang Diyos. Now, ang context nito, siyempre, sinundan niya muna ng kay Moses. So, it has something to do with Moses. Yung kaisipan dito ni John, the beloved, nung sinusulat niya ito, teka muna. Ang context nito ay na kay Moses. So, anong nangyari pa sa panahon ni Moses when he said that God is actually, no one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, He has made Him known. Now, prior to this, he mentioned Moses. God gave him the law. But grace and truth comes with Jesus Christ. And now, no one has seen God. Pero there are passages in the Bible, in the Old Testament, alluded to Moses, na sinasabi doon na kinausap ni Moses ang Diyos face to face. So actually, in the Old Testament, God resides or tabernacle in the midst of His people. Kasama nila ang Diyos.
Moses did not see the fullness of God's divine glory. God did not allow him to see. In Deuteronomy 33 verse 20, God covered him with his hand and passes by. For no one can see God and live. So nung dadaan ang Diyos, no? Gumamit siya dito ng anthropomorphism, yung pagpapakita ng ginagawa niya sa pamamagitan ng larawan ng tao. Sabi niya, dadaan ako, doon ka sa bato. Tatakpan ko ang mata mo para hindi mo makita. But you can see my back. You can see my glory, but you cannot see me. Tinakpan niya. For the Lord said that no one can see me and live. Ganun ka sagrado, ka sacred, no? Ang Panginoon, ang Diyos. Kaya pag kayo nanalangin, careful din kayo. Pag prayer niyo, Panginoon, pagpakita ka sa akin ngayon. Subukan niyo na ba manalangin ganun? Salamat, hindi sinusunod ng Diyos yung prayer natin minsan. Dahil baka pag sinunod ng Diyos yun, mamatay ka bigla. No? Because of the heaviness of God's presence. But of course, hindi niya nagagawin yun because we have the Bible, we have Christ in us, we have the Holy Spirit is working in us. Pero naturally, hindi nagagawin ng Diyos yung ganyan na katulad ginagawa niya sa Old Testament. Because this time, sabi ni John, no one has ever seen God, the only God, who is now on the Father's side, but He has made Him known. Who? Through Christ. Moses, when he talked to God face to face, his skin shone and veiled himself. Ito na, nung nakipag-usap na siya sa Diyos. Yung nakipag-usap siya, yung mukha niya nag-glory, yung nag-glow. Para bang makita, makinang. No? Tapos yung mga Israelites, hindi nila makita. Kumbaga parang nasisilaw sila doon sa glory ng mukha ni Moses nung nakipag-usap siya dito sa saan na yung lugar? Hindi ito yung sa ayan. Pero ito yung sa dito eh. Anong lugar to? Letter H. Ha? Horeb. Yan, sa Horeb. Galing. Ito yung natanda ko yung H. Kalimutan ko lang yung ibang letter. Ha? Sinai yan, but particularly sa Horeb. No, dito sa nung nakipag-usap si Moses, no, ay kuminam yung kanyang mukha. At yung mga tao, nasisilaw. So ang ginawa ni Moses, tinakpan niya yung kanyang mukha. He was actually being veiled. But the people cannot see the glory of God in that person. They were being veiled. Alam niyo, sa Old New Testament, ang lalim yan. Sabi doon, pinarehas yan. Hindi makita ng tao ang glory ng God dahil sa kanilang kasalanan. They were being veiled. Tinakpan sila. No? Pinareho ng ano yan, ng New Testament. No? Yung alluded to that, ano, yung pangyayari kay Moses na yan. Kaya hindi nila makita ang katotohanan because they were being veiled. Kaya kita mo, kahit anong share mo ng gospel, kahit anong share mo ng reformed doctrine, hindi nila matanggap. Ayaw namin yan. Kulto yan. Hindi namin matanggap ang turo na yan. Walang ano yan. Huh? Sa totoo lang, kung namuhay, yung mga nagsasabi ngayon na kulto ang reform, kung namuhay sila noon, patay sila. papatayin sila. Bakit? Kasi noong araw, ang simbahan at ang bakas, halos magkaano yan, magkadikit. Kunyari, ang mga naniniwala, kung hindi ka naniniwala sa Trinity noon, noong panahon noon, alam niyo ba ang kaso ng Trinity? Death penalty. Kaya kung ikaw ay oneness sa panahon noon, death penalty yan. Yan ang magkasama, batas at ang simbahan. Kaya si Sir Betos, no? Yung bagamat siya ay sinabihan na parang si Sir Betos ay inaccused na pinatay siya ni John Calvin. Mali yun eh. Si Sir Betos, nasa UK siya. Oneness siya. Gusto niyang sabihin kay Calvin na oneness ang totoo. Eh sabi sa kanya ni Calvin, wag ka pupunta rito sa Geneva. Kasi may kaso siya sa Roman Catholic. Ang kaso niya talaga sa Roman Catholic. Pag siya napunta sa Roman Catholic, patay siya talaga. At ang kaso niya is yung pananampalataya niya sa oneness. So, nagpumingit siya. O, pinahuli siya ni Calvin. So, sabi ng batas noon, yung kaso na yan ay death penalty. So, ano ang dapat gawin kay Sir Betos? Ang kaso niya, ang isa yan sa pinakamatinding kaso noong araw. At ang ano niyan ay death penalty. At matindi, susunugin ka ng buhay.
Kaya kung yung mga oneness ngayon, nabuhay noon, sunog yan, sunog ng buhay. Piniling na lang ni John Calvin, huwag siyang sunugin ng buhay. Yung pinaka-makataong klase ng death penalty ang gawin natin. Alam niyo ba yung makataong death penalty? Hugutan ng ulo. Yan ang makataong death penalty. You know why? Sa lahat kasi, madugo lang siya. Pero ang pagputo ng ulo ay ang pinaka-sandali lang, walang sakit. Painless. Yan ang painless. Yung little injection kasi, tagal pa yan eh. Di ba? Yung nagsasuffer ka talaga, ilang mamamatay na ako. Pero yung pugot ulo, wala na yan eh. Ganun ka lang. Wala na yan, wala ko lang pakiramdam yan. Yan yung sa panahon nila, pero ngayon siguro little injection. Pero yan yung naging kaso ng Sir Bertus. Hindi kay Calvin yan. It's actually, yung batas nila noon, ganun ang sinasabi. Sabi ng pamahalaan, ang kasong ganito, ang any forms of heretical teachings, death penalties. Paano napunta sa death penalty? So, they were unveiled. Hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala sa salita ng Diyos, sa doctrina, because they were actually being veiled. Kaya sabi ko kanina, kahit anong share mo sa Reformed faith, pag yan ay veiled sa kanila, tinakpan ng Diyos yan, they will not believe in it. But, salamat sa Panginoon, sapagkat kayo, tayo, binuksan ng Diyos. Nakita natin ang liwanag, ang Bible sa atin, napakaliwanag. Pag binabasa mo ngayon, alam mo kung saan ka nang gagaling. Hindi yung interpretasyon talaga ng tao, hindi yung interpretasyon talaga ng Biblia, of course, ng church. Ibig sabihin, it's not a personal interpretation. We may interpret the Bible personally, pero it has to be in line with the interpretation of the church. Hindi lang ng isang tao. So Moses, when he talked to God face to face, his skin shone and veiled himself with cloth so that Israel may not gaze in the glory of the unveiled faces. The glory was not given to them. And now 2 Corinthians 18, and we all with unveiled face. So tayo, sabi niya rito, mga Kristiyano, mga mananampalataya, sa context natin, mga reform, tinanggal yung veil sa atin, tinanggal yung takip. So that we may beholding the glory of the Lord that is in Christ are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Our sin veiled us that we cannot see the glory of God. Yung kasalanan ang dahilan kung bakit hindi natin makita, ng tao makita ang glory ng God. But when one returns to God, sabi ng 2 Corinthians 3:16, but if any person turns to the Lord, that veil is removed. We can now see the glory of God. And to whom we can see the glory of God? In Christ. But here in the text, the one that Moses did not see, John and the disciples saw him. They saw God in his glory in Christ in the human world. Hindi nakita ni Moses din. Bagamat nakipag-usap si Moses face to face, pero sinasabi ni John dito, we are better than Moses in this sense. Kasi we saw the glory of God in Christ. They saw Him. Nakita nila si Kristo. They are the witness of Christ. They see God. They see God in Christ. They see God in Him in a bodily form. They can beholding that glory in Christ. Nakita nila ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang maganda. Are they better than us? The apostles? Hindi lang sinasabi ni John. No? Sa kanyang letter din dito, pagbabasahin mo sa dulo. And now, as John telling us before he ends his narrative in John 20:29, that blessed are those who did not see Him and believe. Even though we didn't see Christ in person, literally, in a human form, pero naniwala tayo dyan. At ang sabi ni John, sa kanyang sinusulat na ito, mapala din yung tao, hindi lang sila. They saw Jesus Christ, they saw God's glory in Him, pero mapalad din po yung mga tao na hindi nakita literally si Christ, pero naniwala kay Kristo. So you are blessed. Talagang totoong-totoong sinasabi ni Pablo, totoong-totoong sinasabi ni John, ni Peter, na kahit hindi natin nakita si Jesus Christ in a human form, in His human body, but we actually saw His glory. You know it. No? Alam na alam mo. And you believe in Him. And he said, have you believed because you have seen me? Blessed are those who did not see me and yet have believed in 2029. So
So God made himself known through Jesus Christ and through the writings of the apostles and the prophets. They were all witnesses of Christ. And now, even though we are not able to see Christ bodily, but through the writings of the Bible, it will be the Holy Spirit that will make us to believe. For those who believe, we are being born of God by the Holy Spirit. Amen. May the Lord bless us today as we have listened to Him. Kaya manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umaga ito. Thank you for your words. Thank you for the understanding. Thank you, Lord, for enlightening us by the Word of God and by the Holy Spirit. Hayaan mo, Panginoon, na magpasalamat kami sa buhay namin. For you are the great God. For you alone that we should worship. Because you actually bring us from darkness into light. So that we may see your glory in Christ. He actually tabernacle in the midst of us. He lives among us. He lives in our hearts. Salamat po sa lahat ng ito. Magpalaya po ang bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So let's sing 360 bilang